Good morning, people. Today, gagawa tayo ng puto with a twist in my own version with peanut butter siya. Let's try it. So, maglalagay ako ng peanut butter. Bali, naglagay na ako ng flour at saka baking powder and a pinch of salt. Tapos, naglagay ako ng peanut butter and milk too. Yun lang ginamit ko. So, let's try it. And then, maglalagay pa ako ng konting peanut butter to make it tasty. So, haluin lang natin ng haluin. So, hanggang makuha natin yung perfect texture ng ano, ng flour. And then, sasalain po natin to para matanggal yung mga ano, mga curled. So, bali, after maging okay na yung mixture nyo, maglalagay ako ng pandan flavor dun sa mixture ko. Ayan. So, lagay na natin siya. Hindi ko na siya susukatin, tatansyahin ko na lang kasi mas gusto ko yung colorful. So, ganyan. Nasa sa inyo na kung gaano karami yung ilalagay ninyo. Maganda kasi yung makulay at saka yung amoy ng pandan. Talaga siya. Yun po ang gustong-gusto ko. So, haluin nyo lang ng haluin. Tapos, lagyan nyo na lang later ng ano, vanilla para mas mabango po yung puto ninyo. Yan. After this, lagyan ko din siya ng sesame seed. Pakita ko later sa inyo. So, after yung mahalo at maging kulay green na yung puto mixture nyo, maglalagay tayo ng ano, black sesame seed. So, lalagyan ko lang ganyan siya. And after mahalo ko siya, ilalagay ko din siya sa pinaka puto molder sa top. Para yun na yung pinaka ano, toppings niya. And then, steam ko na siya. Mix nyo lang. So, maganda po yung kalalabasan nito later. Ayan. Kung wala naman kayong sesame seeds, pwede naman po yung ano, poppy seed. Or kahit anong ano, kahit anong nuts, pwede. Anong seeds. Pwede din yung pumpkin seeds. Ayan. Para maging colorful lang. So, bali, after malipat nyo sa molder ninyo, magiging ano siya, magiging ganito. And, since na nalagyan nyo na siya ng sesame seeds, lalagyan nyo pa ulit. So, magiging ganyan siya. So, yan yung pinaka-toppings niya. Sinasabi ko kanina. So, diba, very cutie siya pag ano. So, pag nai-steam yan, ang ganda po ng sulay. So, magiging ganyan po siya. Ano pa ng marami. Since naglagay na kayo ng konti lang kanina sa mixture niya, pwede niyong dublihan or lagyan pa ng marami. Since pangkain niyo lang naman eh. Pwede rin pang tinda, pero nasa sa inyo na kung anong diskarte yung gagawin niyo sa puto niyo para maging maganda siya. Ayan. So, ayan lang po. Papakita ko sa inyo mamaya after na-steam siya. So, bali people, ito na yung kinalabasan ng peanut butter puto. So, bali gumawa ako ng dalawang flavor, isang green pandan at saka isang red na puto. Kinamit ko yung color na red at saka ilagyan ko na rin siya ng sesame. Parang same ano rin siya, same procedure sa ginawa ko sa peanut butter puto. So, sana nagustuhan po ninyo yung anong ginawa ko. Sana makapag-alarin kayo ng ganito. Sana ma-perfect nyo din gaya ng ganito. Madali lang naman siya eh. Kung baon nyo lang, or tsaka pang toy snacks, okay na yung mga ganitong size. Yeah. So, maraming salamat po. Enjoy po.